Welcome back to my channel! So for today, magre-review ako ng isang brand ng lip and cheek tint at ito yung Laurent Cosmetics. So binigyan ako ng Laurent Cosmetics, I mean, nag-send sila sa akin ng 3 shades of their lip and cheek tint. Ito yung Sweet Nothing, Fluttershy, and yung Bad Girl. Ta-da! One week ko nang ginagamit tong product na to because I really wanted to try it on first so I could give my honest opinion and review about this. So if you guys are interested on knowing whether these lip and cheek tints are great or not, then just keep on watching this video. So yung packaging niya, it comes in a 10ml bottle and white lang yung label niya sa harap. Personally, and for my friends din na napagtanungan ko, hindi naman siya pangit, pero, oh, I mean, it's okay that it actually looks so simple. Yeah, it's nice that way. Pero pag tinitingnan ko kasi siya, parang may kulang. And sabi rin ng friends ko nga, yun nga, hindi masyadong maganda yung packaging. At saka, tingnan nyo, itong Fluttershy, meron kasi siyang isang part dito na natatanggal siya or sumobra yung paper niya. So, yun, ang pangit tignan, diba? Parang ang makalat siya. Yung scent nito is actually really sweet and subtle. Ito lang. Amin ko lang agad, ha? Parang, so, it smells, ano ba yan? Yung manok. It smells like blueberry or cherry. Tingin ko may candy na ganito yung amoy. Yung candy na kulay, ano, red na may stripes siya na white. Basta parang strawberry flavor ata siya. So yun, gusto ko talaga yung amoy nito. Ang bagay na nagustuhan ko dito sa product na to is yung color payoff niya and yung pigmentation niya. Kasi, yung color niya, pag in-apply mo siya sa lips, super ganda talaga niya. Hindi siya yung pag in-apply mo siya sa lips, andito lang siya sa inner corners. Kasi yung mga past lip tints ko, ganun sila. Kahit anong gawin kong apply, andito lang din sila sa inner corners. So, etong product na to, tumatagal siya sa lips ko ng at least 3 to 4 hours as long as hindi ka kumakain. Pero pag kumain ka, hindi naman siya totally matatanggal lahat. Although, yung lasting effect niya will be much shorter. Siguro mga 1 hour or 2 hours na lang siya ganun. Tapos, yung sa cheeks naman, tatagal siya ng more than 4 hours kasi na-try ko nung last time nasuot ko siya ng whole day. Siguro may mga 6 to 8 hours yon, mga ganun. Tapos, hindi siya nag-fade. Yung rollers niya sa loob, maganda siya kasi kapag ginagalaw mo siya, hindi siya yung nagsustop-stop. Kasi yung iba, ganun diba? Pag ginanon mo, parang ayaw niyang gumalaw. Eto, tuloy-tuloy lang siya. I'll show you the consistency of this product dito sa kamay ko. So, it's actually very liquidy. Oh, na! So, ganito siya. Ganyan. Diba? Sobrang liquid. Liquidy niya. This one is the Sweet Nothing. Swatch na rin pala to, okay? Para minsanan. Tapos, this one. Ito naman yung Bad Girl. See the difference? Diba ang ganda ng color? Paano po kayong i-open? Ano ba? Nagbibidyo ako. And then lastly, etong Fluttershy. Ito naman yung parang red-red siya. Yung favorite ko among these 3 is itong Bad Girl. Wala, ang ganda kasi niya pang everyday look. Hindi kasi ako masyadong ma-red eh. Itong Fluttershy. Itong Fluttershy at saka itong Sweet Nothing, gusto ko silang ginagamit sa cheeks ko because their colors are very flattering, unlike the Bad Girl, yung parang natural lang talaga siya. Medyo may pagka-brown siya. Hindi talaga siya nakaka-dry ng lips. As in, one week ko na siyang ginagamit and naka-help siya actually na
mag-heal yung cracked and dry lips ko. Pero syempre, ina-advise ko pa rin sa inyo na kapag gumamit kayo ng lip tints, gumamit na rin kayo ng lip balm para ma-protect nyo lalo yung lips nyo. Kasi hindi natin alam, maraming lip tints dyan na nakaka-dry sobra ng lips. So, para lang makita nyo siya sa cheeks, gagamitin ko tong Sweet Nothing sa cheeks ko. So, very pigmented pala to, okay? So, pag maglalagay kayo, siguraduhin nyo na konti lang talaga yung ilalagay nyo at first, tapos i-blend nyo ng maayos. So, maglagay lang tayo ng konti dito. O, diba? Super konti lang, pero super nag-color na siya agad. Tingnan nyo yung difference. Medyo pink na to, tapos walang kulay dito. Wala pala akong powder na suot. So, bare face ko lang to. Tapos, eyebrow lang. Tapos, yung bad girl, yung suot ko sa lips ko ngayon. Ayan. O, diba? Ngayon, meron tayong parang konting flush of pink. Para lang hindi pale na pale yung kulay ng cheeks nyo. Pero kung gusto nyo pang dagdagan, sige, dagdagan nyo. Ang oil. Ang oil ko. O, diba? Para lang tayong galing sa labas, nagpa-araw-araw, tapos na-sunburn ng konti. Yung price pala nito per bottle is 169 pesos. Tapos, if I'm not mistaken, 229 or 249 yung mga limited editions nila. So, yeah, 249 pesos each yung mga limited editions nila. Overall, gustong-gusto ko talaga itong product na to. Hindi tayo binigay lang to sa akin. Okay. Try ko na. Oy, alam ni Joanne De Vera to. Dahil siya yung kasama ko nung na-receive ko itong product na to at tinry namin agad. Alam niya na maganda talaga to in person. So, i-recommend ko talaga itong product na to because nakita niya naman, di ba, super ganda niya sa lips and sa cheeks ko. And for 169 pesos, I think you are really paying for good quality, for great quality. Yun, beware of fake lip and cheek tints na rin kasi they can really cause dry lips, cracking lips, and pimples na rin syempre sa cheeks. If you guys are interested in trying out this lip and cheek tint from Laurent Cosmetics, I'm gonna be putting their contact number or their link below in the description box so you can just check it out. Sana nakatulong sa inyo tong review na ginawa ko and yun. Kung di pa kayo nakakapag-subscribe, syempre, alam nyo na gagawin nyo, subscribe. Subscribe. Subscribe to my channel and like this video na rin. Comment down below kung may gusto kayong video na ipagawa sa akin. And I'm gonna try my best to work on those video suggestions. Shoutout pala kay Papa. Shoutout pala kay Papa ko na binigyan ako ng bagong camera. Thank you, Papa, sa camera ko. Woo! Party, party! Woo! Bye! See you guys on my next video.